from defending their throne. Congratulations, kasama natin ngayon, Chak Mamba, eto Max. Ang ganda ng ipinakita nyo. First of all, Chak Nu, ikaw yung mga nakakuha ng key pick-offs. Nung game 1, yung hug ni Kufra. Game 2, yung hook ni Franco. Ang tanong, sino yung gusto mo ma-hug at ma-hook? Mga kampi ko. Tsaka, siyempre, Siska. Ayun! Now, jokes aside, paano mo nakikita at nakukuha at nalalaman kung saan at sino dapat yung i-pick off? Wala, hula-hula lang yun. Ano lang yun? Chamba-chamba lang. Chamba? Si Iska ba, chamba? Chambaan ko. Eto, Max. Paano mo nililid yung team mo? Dahil in sync lahat ng mga ginagawa nyo. So, ikaw yung nag-shot call, di ba? Paano mo sila nililid? Kasi ang ganda ng galawan nyo eh. Hindi lang naman po ako mag-isa. Katulong ko naman po siya sa pag-shot call tsaka pag-lead. And also, yung lagi namin pinapaalala sa bawat isa na yung communication namin dapat tuloy-tuloy. Kahit anong simpleng galaw, dapat alam namin. Para nakakapag-prepare kami, nakapag-adjust kami sa galaw ng bawat isa. Now, na-eliminate nyo yung Echo. Ngayon, na-eliminate nyo Onyx Philippines. Echo is a super team, top. Onyx, M3 representatives. Malupit yung mga teams na tinatanggal nyo dito sa playoffs. In all honesty, in-expect nyo ba na mas-sweep nyo rin ang Onyx Philippines? Hindi naman po kami nag-expect na mas-sweep namin yung kalabang kasi lahat po ng teams na nakapasok sa playoffs is alam naman natin na sobrang lalakas. Kami rin po, nabigla rin kami sa performance namin and masaya kami sa naging resulta. Now, eto, Chak Nu, ang daming nagsasabi na poison daw ang Omega, lason daw kayo dahil pagdating ng playoffs, nagbabago talaga yung anyo nyo, ibang klase yung pinapakita nyo. I mean, evident naman, nung regular season, nag-struggle kayo. Pero ngayong playoffs, parang bakit hindi kayo nagsa-struggle? Hindi ko rin alam. May buff ka ba, Chak Nu? Anong buff? Anong buff? May buff ka ba? May nagpalakas ata sa'yo eh. Ano nangyari? Ah? Ano nangyari? Ba't parang mas lumakas ka ngayon ah? Wala lang. Chamba-chamba lang yun. Ikaw eto, Max. Bakit nga ba ang tawag sa inyo lason? Bakit iba kayo ngayong playoffs? Lumakas kayo lalo? Hindi ko din po alam eh. Basta po, pagka paparating na po yung playoffs, talagang ano kami. Yung ginagawa namin na practice, mas dinadoble pa namin. Puyat, pagod, kahit di kami makatulog, basta mga pag-all-in. Tsaka open po kami sa lahat ng suggestions and lahat ng mga mali namin ng regular season, tinanggap na po namin yon bago pumasok ng playoffs. Alam na namin sa sarili namin yung bawat mali. Kaya siguro pagdating ng playoffs talagang mas ano kami, mas sync and mas ready kami sa lahat ng kalaban namin. Like one more. Siyempre nasabi niyo may mga problema kayo before. Ano yung biggest challenge na kailangan niyong i-overcome bago kayo pumasok sa playoffs? Kasi kitang-kita na solved yun na yun. Siguro po yung challenge na biggest challenge namin ng mga regular season yun nga po yung pag-adapt po sa meta. Since pabago-bago rin yung meta, sobrang bilis. After ilang weeks, magpapalit na naman. Yun yung naging struggle. Alam ko lahat naman ng teams, yun yung naging problema and malaking factor din yun sa amin. Buti na lang na adapt na namin bago pumasok yung playoffs. Tapos naka-momentum din kami. Kaya masayang-masaya kami. It's evident how happy you are. Your fans are also happy. Nasaan dyan ang mga fans ng Smart Omega? Take a look at that. Oh my God, can you hear the crowd? How does that make you feel? Shoutout mo naman sila. And sino yung mga gusto nyong batiin? Ako po, una-una kay God sa binigay niyang malaking panalo. Siyempre sa family ko. Yan, yung kapatid ko nandiyan. Tas yung mga fans na sumuporta simula nung regular season at naniwala sa amin hanggang makakating ng playoffs na hindi tumigil, suportahan kami kahit puro talo kami. Andyan sila para mag-cheer up. Kaya nagpapalakas ng loob namin. Maraming salamat sa'yo. Chak Nu, meron ka bang mensahe sa ating mga manonood? Shoutout nga pala kay Iska. Salamat sa pagpunta. Tsaka
Shoutout sa sinatot ni Etomac. Okay. Saan mo daw siya dadalhin? Kasi hindi siya nagkakape. Ikaw lang din daw kakape. So, saan mo siya dadalhin next time para ma-enjoy naman niya yung drinks? May narinig ako. Saan? Saan? G-side daw. Mga one shot. Congratulations once again, Chak Nu, Etumac, sa mga fans ng Smart Omega. Hey! Hello? Alam mo, I've been wanting to meet you. Ikaw, yung tinake out ni Chak Nu to have kape. Okay. Saan na ba kayo nagkape ni Chak Nu? Saan kanya pinasyal? Kopihan. Close kayo? Official ba? Hindi, no. Just friends. Oh, okay. Wait. Okay, na, ano eh. I'm putting her on the spot. I've been wanting to meet you, ha? Anong klaseng kape ang in-order nyo? Siya lang yung nagkakape, hindi ako nagkakape. Oh, okay. Kung gusto mo na i-take out ka ni Chak Nu somewhere out there, saan mo gustong pumunta? Wala kahit saan, basta kasama ko siya. Wow! Narinig niyo yun, wala kahit saan, basta kasama ko siya. Ano bang meron kay Chak Nu? Sige nga! What's your favorite thing about Chak Nu? Anong meron sa kanya? Wala, lahat. So, okay, ang galing niya mag-Kufrag. Gusto mo i-ano? Ano? Yung yakap ni Kufrag, gusto mo ganon? Message mo kay Chak Nu. Galingan mo, basta tiwala lang ako sa'yo. Wow! Uy, hinihintay ka niya. Ang tagal na nung last interview ko sa kanya. Pumunta ka na daw. Ang tagal mo. Bakit ngayon ka lang? Na-late ang traffic. Ang traffic? Okay. Pero ngayon wala ng traffic. Here for Chak Nu ngayon, ready na ang ating mga casters. Malapit na magsimula ang ating Game 3. Ito na, casters, pasok. Zero sun, God damn.